Channel. Ako po si Kanegosyong Inenyo, aka Raps. Ngayong araw na to, mga Kanegosyong Inenyo, isi-share ko po ang aking creamy carbonara ni Kanegosyong Inenyo. Papakita ko po sa inyo kung ano yung mga sangkap ng aking carbonara. Let's go! Kanegosyong Inenyo, meron po tayo ditong magluluto lang muna tayo ng sample ng half kilo of pasta. Any brand, ako lang po kasi, kahit ano po kasing brand, basta pasta, depende lang po kayang sisasarsa ang pinag-uusapan dyan. Meron po tayong ditong bacon, yung pure foods po, kung gusto nyo ako po kasi ito yung ginagamit ko sa aking carbonara, bacon crumble. Yan, yung parang ano po siya, bits, yung parang griling siya na bacon. Then meron po tayong butter, any kind of butter po, any brand pala, sorry. Ang akin po, hindi ko po ilalagay ito lahat. Pinakita ko lang po, papakita ko sa inyo mamaya kung gaano kadami ang ating ilalagay. Then, meron tayo itong pepper, pwedeng white pepper, black pepper, any kind of pepper you want. Then, meron tayo ditong sibuyas. Half lang po ang igagamitin ko dito, Kanegosyong Inenyo. Masyado siyang malaki dahil half kilo lang itong ating pasta. Then, meron po tayo ditong garlic, butil, mga 5 or depende po sa inyo kung gusto nyo mas marami. Nasa sa inyo po yan. Meron po tayo ditong Knorr Cubes. Gumaga rin po ako ng Knorr Cubes sa aking carbonara. Yan. Then meron po tayo ditong isang Nestle Cream. Meron din po tayo ditong... Ang akin po kasi ginagamit ko tong Alaska, yung kondensada na creamy sada. Yan. Kompleto na po kasi sa... Makreamy na siya, milk pa, di ba? Kasi iba po yung cream, iba yung milk. Then, meron po ako dito, naglalagay po ako ng mushroom. Pwede rin pong hindi nyo lagyan, pwede nyo lagyan nyo po. Depende po yan sa inyo. Yung po kasing iba po, Kanegosyong Inenyo, ang nilalagay nila ham. So, ako hindi ako maglalagay ng ham. Iibayin ko po yung akin, gagawin ko po yung bacon lang. Ngayon, Kanegosyong Inenyo, ipapakita ko po sa inyo kung paano lutuin ang ating pasta. Ito, Kanegosyong Inenyo, nag-prepare na ako kanina pa ng water para kumulo na siya at ininit. Pag kumukulo na siyang ganyan, ilagay na po natin ang ating pasta. Kanegosyong Inenyo, alam nyo po ba, yung iba nilalagyan ng asin, nilalagyan ng kung ano-ano, mantika daw, whatever na inilalagay. Ako po, hindi na po, wala na po kung ano-ano nilalagay. Ang number one lang po talagang technique niyan, hahaluin lang po siya pag nag-cool down na po yung pasta niya. Mamaya, balikan natin. Ayan, nag-cool down na po yung ating pasta. Ang gagawin lang po natin dito, hindi na natin kailangan ng mantika o ano pang ilalagay natin. Ang lalagay lang, ang gagawin lang po natin, Kanegosyong Inenyo, haluin natin para hindi siya magdikit-dikit. Ganon! Ayan. Ayan po, mainit kong ating kawali, Kanegosyong Inenyo. Ipapakita ko naman po sa inyo kung paano natin lutuin ang ating yung bacon kanina. Kanegosyong Inenyo, ulitin ko po ha, ito po yung bacon. Ayan, Kanegosyong Inenyo. 250 grams. Yan ang kanyang ano, ha? Any kind of, any brand po pala, sorry. Any brand pong bacon, may iba-iba pong brand. Ngayon, lalagyan natin ng onting mantika. Kanegosyong Inenyo. Kasi, mainit na po yung ating kawali. Then, tapos ilalagay muna natin ito para prituhin lang natin siya hanggang siya ay matustod. Yung pong iba, Kanegosyong Inenyo, nilalagay po nila ham. Pwede naman po yung ham, pwede yung bacon, pwede lang din yung hotdog. Importante po sa carbonara, nandyan yung mga creamy niya and then milk niya. Kahit po anong ilagay nyo, ham siya, bacon siya, hotdog siya, pwede po siya. Nasa inyo po yan, Kanegosyong Inenyo. Ngayon po, lutuin muna natin ang ating bacon. Lutuin natin siya. After niya maluto, doon na natin sisimulan ang paggawa ng ating carbonara ni Kanegosyong Inenyo. At ngayon, ipapakita na po natin ang ating creamy carbonara ni Kanegosyong Inenyo. Yan. Mainit-init na po ang ating kawali. Ganito po kadami ang ating butter. 1/4 lang po dun sa isang bar. Depende po sa inyo kung gusto nyong iyak. Nasa sa inyo po yun. Ganyan. Lusawin lang po natin ang ating butter dito sa ating pan. Ayan. Kanegosyong Inenyo. Ngayon, isunod na po natin ang ating garlic na ating chinak. Kanegosyong Inenyo.
Pinabasa natin ating kalahan. Sabay na po natin ang ating bawang. Ganyan lang po. Suti lang po natin yan. Sunod po natin ang ating mushroom. Yan. Para po mag-isa siya. Pwede lang po walang mushroom to. Ako kasi gusto ko may mushroom. Napakasarap kasi ng mushroom. Kanigosyo ina nyo. Then after na po neto, kanigosyo ina nyo, pwede na po natin lagyan siya ng ating mga cream. Susunod na po natin ang ating creamy sada. Yan. Bakit po creamy sada? Panigosyo ko ninyo. Ako po kasi, ang aking carbonara sa aking canteen, sa aking tindahan, ay gusto ko makreamy. Gustong-gusto po kasi nila, mga customer namin, talagang creamy siya. Yan. Ito po kasi, all-in na po ito. Kahit hindi nyo na po siya lagyan ng Nestle cream, kung dutusin, pwede na po. Eh, kaso po, syempre ako, gusto ko masatisfied ang aking mga customer, kaya nilalagyan ko pa po siya ng Nestle cream. Ayan. Ngayon, kung anong gusto ina nyo, kung di po ba, kalahating kilo lang ang lulutuin ko. Gusto nyo naman po na isang kilo. Paano kaya yung kanigosyo ina nyo pag gusto namin isang kilo? Ganito lang po yon. Pag gusto niyo po ng isang kilo, times 2 niyo po yung inyong panibla. Pera lang po dun sa isang panibla, kanegosyo kinin nyo. Papakita ko po kung ano yun namaya kaya ang konti. So, pasusunod-sunod na po yan. Ay, itamin po natin siya. Then, nailagay na natin yung creamy sada. Sunod natin yung ating Nestle cream. Yan. Di po ba creamy siya? Kaya nga po, ano po siya, creamy carbonara ni kanigosyong ina nyo. Yan, ganun. Pakuluin lang po natin yan, kanigosyong ina nyo. Ilagay po natin ang ating paminta. Yan. Pwede po yung white pepper. Pwede po itong ganito. Pwede po sa inyo. Naglagay ako ng paminta meron, para meron siyang pagka-spicy onte. Pero hindi naman po siya talagang spicy. Meron lang siyang timplang gano'n. Yan. Then, susunod po natin. Ito yung sinasabi ko. Kapag po tinay-mistoy nyo po yun, kanigosyong ina nyo, ang inyong niluto, ginawa nyo isang kilo, dalawang nor cubes pa rin po ilalagay nyo. Huwag nalalagyan ng tatlo. Kasi, baka umalat siya konti. Ito po, lalagyan ko ng dalawa. Actually, pwedeng isa lang po. Ako po kasi, nilalagay ko dalawa talaga. Bakit kanigosyong ina nyo, bakit sa isang kilo is dalawa din? Opo, dalawa lang. Hindi po tayo pwedeng magdami nun. Tignan nyo na lang po kung kulang sa alat, lagyan nyo na po konting asin or iodized. Nasa inyo na po yun. Yan. Then after that po, yan, creamy na po siya, no? Maglalagay po tayo ng carbonara. Ito po yung niluto natin carbonara kanina. Ito po siya. Yan. So hindi po natin ilalagay ito lahat. Maglalagay lang tayo po ng half. Kasi po yung half, ilalagay po natin yan, ipapatong natin pag sinaserve na natin ang ating binebentang carbonara or hindi man natin siya ibebenta, pag sinerve na natin sa ating pamilya, lagyan natin siya ng carbonara, lagyan po natin siya ng bacon dun sa taas ng ating carbonara para mas maganda po ang ating carbonara. Yan. Then after that po, inayam po natin yung kalan kasi kumukulo-kulo na siya. Yan po. Creamy po talaga siya, oh. Kanigosyo ina nyo. Wow. Then, ilalagay na po natin yung half ng ating bacon. Yan. Di po natin salin yung mantika, kasi may mantika po siyang na... Ayan. Yan po. Kanigosyo ina nyo. Yan. Yan po yung sinasabi ko sa inyo. Pwede nyo pong bacon. Actually, pwede po ang... Ulitin ko po, ang ham, sweet ham, hot dog, or pwede rin po siyang corn beef. Nakalimutan ko po sinabi sa inyo. Then, after that,
hindi ko po binanggit sa inyo kanina, hindi ko pinakita, or hindi ko sinabi kanina na yung cheese. Optional lang po ang cheese. Ako po kasi, pwede ko siyang hindi lagyan ng cheese dahil ano lang, nilalagay ko lang po ang cheese ko kapag sineserve ko na yung carbonara ko. By order po kasi yan, short order. Then ito po, lalagyan natin siya para may mga gusto sa mga cheese po. Kunti lang. Sabi ko po sa inyo, optional lang yan. Hindi po siya totally na ano na kailangan siya. Ngayon, kung gusto niyo naman pong magarbo ang inyong carbonara, why not? Di maglagay po tayo ng cheese. Ha? Mas creamy pa po siya dun. Yan ang ating cheese. Then after po nito, kanigosyong ina nyo, yan, ang sarap. Ang bango po niya, lagyan po natin siya ng half teaspoon of sugar. Yan. Ngayon, kung gusto niyo po medyo manamis-namis, kanigosyong ina nyo, gusto niyo po, lagyan niyo po ulit ng asukal pa. Depende po sa inyo yan. Eh, hindi naman po kasi ito spaghetti para matamis siya. Sa akin po kasi, ang spaghetti lang ang dapat ang may tamis. Ito po, tama lang po yung tamis. Titikman po nyo kung ano na ang lasa ng... Dapat po tinitikman nyo kanigosong ina nyo ang inyong niluluto. Para po malaman nyo kung saan siya nagkukulang. Ganon. Parang pag-ibig. Kailangan tansyahin nyo siya at alamin nyo kung saan siya nagkukulang. Ayan. Ayan. After that, kanigosong ina nyo, ilalagay na po natin ang ating pasta. So, grabe po ang sarap po niya. Promise. Ayan. Then after that, ilalagay na po natin tong ating pasta na pinakulo kanina. Ayan, ganun. Ayan. Dito ba? Ang sarap. Wow, grabe. Ganyan po siya kasarap. Mapapasana ulo pa ko kayo pag nalasahan nyo po. Sana all. Sana all ganito. Yan, may mga tik-tik po yan. Tik-tik-tik-tik-tik. Ganon. Yan, sarap po niya. Then, ito po, finish ng ating carbonara. Luto na po siya. Kanigosong ina nyo. Yummy. Ay. Ito na po, kanigosong ina nyo, ang ating finished carbonara. Yan. Ito po, pag short order, kanigosong ina nyo. Yan, ganyan ang itsura. I-serve nyo sa inyong customer. Then, pag take out po, ganito po ang inyong gawin. Yan. Yan. Kung kayo po ay may canteen, kanigosong ina nyo, pwede po nyong i-business ang inyong creamy carbonara ni kanigosong ina nyo. Kanigosong ina nyo, ang bawat order po sa akin nito, nagkakahalaga ng 50 pesos. Hindi po sila mag-inayang sa 50 dahil yung lasa po niya, napakasarap. Affordable po talaga ang lasa at presyo. Yan, kanigosong ina nyo. Tapos na po ang creamy carbonara ni kanigosong ina nyo. At ngayon, kanigosyong ina nyo, tapos na po ang ating creamy carbonara ni kanigosyong ina nyo. At sana po nagustuhan nyo ang ating senior na carbonara sa inyo ngayong araw na to. At huwag po natin kalilimutan, kanigosyong ina nyo, please like and subscribe my YouTube channel. Then pakipindot po yung ating all na bell button. Then po, pakidu-share po, kanigosyong ina nyo. Pwede po kayong mag-request sa akin kung ano yung gusto nyong iluluto ni kanigosyong ina nyo. Kung kaya natin gawin, gagawin po natin. At ngayon, kanigosong ina nyo, pakatandaan po natin ang kasabihan ni kanigosong ina nyo, ang buhay ay parang life. Kailangan magandang buhay para mabuhay! Bye-bye!